mga kalutong tinapay, so may bakery vlog ulit tayo. Pero magdadove tayo. Alam niyo na, kasi para masagot yung ibang tanong sa mga gustong malaman kung paano magsimula ng bakery, paano ako natutong mag-bake, tapos kung magkano ang kikitain natin dito pagka nagbe-bakery tayo. So iba-iba naman yun, ano, tapos i-discuss natin yun mamaya. So simulan natin sa umpisa. Bali, nag-start ako mag-bake between 2008 to 2009. Bali, 18 to 19 years old lang ako noon. Ang unang trabaho ko noon ay sales clerk sa department store sa SM. So yun. So one time, nagdala ko ng mga empanada, yung maniliit lang na empanada, dun sa mga kananay ko sa kindergarten nung aking anak. Yes, may anak na ako noon. Bali, nagkaroon ako ng anak at 15 years old, nakapag-asawa ko at 14. Hindi naman dahil sa malandi ako, no. Ano lang, talagang hirap lang sa buhay yung mga parents ko. Yung tatay ko ay na-aksidente. So naging paralyzed siya. Tapos yun, yung nanay ko nag-asawa ng iba, pang MMK ba? So yun, in short, naging palaboy ako. Yes. Tapos, balagpasan na natin yung mga hardship ko sa buhay. Pero yun, doon na tayo mag-start sa aking pagsisimula sa pagbibake. And then yun, natikman ng aming barangay chairman. At actually, nakwento ko na to dati. Tapos, ay umorder siya saktong election. Umorder siya kaagad ng 2,000 pieces. So, yun, bulagang-bulaga talaga yung lola niyo sa paggagawa ng ilang araw. And then, na-realize ko, pwede pala tong pagkakitaan, ano. And then, nag-resign ako dun sa pagiging sales clerk. Kasi lagi akong lugi dun sa stocking eh, kasi isipin nyo, stocking 270 and rate lang namin doon parang nasa 310 pesos lamang. Tapos medyo bulagsa ako, so laging nagagasgasan, laging nasisira yung stocking ko. So yung sabi ko, mas maganda pa sigurong simulan ko na lang yung pagtitinda. Sa mga nagsasabing passion ko to kaya nagagawa ko tong lahat, actually no, hindi ko to passion. Bali, ito lang talaga yung nakita kong way, alam nyo yung para kumita, para mapagaan ang buhay namin. Para sa aming normal people, siguro alam nyo yung follow your passion and then blah blah blah. Para sa mga privilege yan eh, yung para lang sa akin ha, hindi naman, no hate naman to. Pero yun, para sa mahihirap na katulad namin dati, kung ano yung nasa trabahong nasa harap mo o yung kaya mong gawin, yun yung igagrab mo kahit hindi mo pa yan passion. Alam niyo yung motivation ko noon, hindi yung talagang matuto akong mag-bake, yung gumaling akong mag-bake, hindi. Ang motivation ko noon ay mapaangat talaga yung klase ng pamumuhay namin. And I guess mas magandang motivation yun kasi yun, hindi siya basta-basta agad nag-fade. So, kasi alam niyo naman na motivation, minsan, ningas ko ganyan, di ba? And there's something sa mga tao na nakaranas ng hardship mula pagkabata. Meron yan talagang kick eh, na talagang yung motivation nila, yung pagpupursue nila doon sa mga gusto nilang gawin, eh mas talagang intense. Then going back to the story, after noon, nag-design na nga ako, tapos nagsimula akong magtinda dito sa malapit sa Kapitolyo, sa mga opisina. Kasi syempre pagka meriendahan, naghahanap yan ng mga makakain. So yun, nagsimula ako sa empanada, and then nag-start akong mag-shopaw, tapos nag-start akong gumamit ng oven. So hindi yun bigla yung nakuha ko yung mga gamit sa pagbibake, katulad ng oven, hanggang ngayon gamit ko pa. Unti-unti yun, bali yun, second hand lang yun, nabili ko siya for 10,000 pesos. So yun, doon ako nag-start gumawa ng mga bake products. Kasi yung una, kahit ham and cheese pa yan, tapos ay hotdog bun, lahat yan piniprito ko. Kaya para dun sa mga wala pang oven ngayon, wag na kayong mag-intay ng kahit ano pa. Simulan nyo na at least pa sa pagpapry, sa pagdodonut. Simulan nyo na ngayon, tapos kapag may tubo kayo, alam nyo na, magtabi kayo ng paunti-unti. Alam ko, madali lang sabihin to eh, pero alam nyo, kung hindi nyo sisimulan, kailan pa, di ba? Alam nyo to yung ganito, sa naiisip ko ngayon, ano eh, sa una, syempre, mag-iisip, nakakahiyang maglako, nakakahiyang magtinda. Pero alam nyo, sa una nyo lang yan mararamdaman. Later on, ma-enjoy nyo yan, lalong-lalo na kapag kumikita kayo kahit papano. Tapos, ano, unti-unti nakikita nyo, dumadami na yung mga gamit nyo, nakakapagpundar na kayo. And then, hindi nyo mapapansin na talagang kumpletong-kumpleto na kayo na pwede na kayo magtayo ng bakery. So, mas maganda yung unti-unti kung talagang walang-wala lang ha, pero kung meron ka namang budget na makapagsimula ulit na kaagad ng maganda, makapag-provide ka ulit ng gamit, why not, diba? Alam niyo yung pagtitinda ng pagkain, yan yung number one na hindi mawawala sa uso. Kasi syempre, lahat ng tao kumakain, lahat ng tao mahilig kumain. Nung time na naglalako ako,
Tsaka na may meron ako ng 5 maglalako. Napakalaki ng kita ko noon kasi once na naglabas ka na ng mga tinapay, so yun, isang maglalako ko nasa 200 to 400 pieces kaagad ng tinapay na tagto 13 pesos yung tinda ko. Tapos ang pasa nila sa mga bumibili is 20 pesos. So napakalaki ng tubo nila. Isipin nyo 7 pesos per piece. Tapos kumukuha sila sa akin ng 200 pieces, 400 pieces kada. Twice a day yun na kasi nagtitinda sila sa umaga, nagtitinda sila sa hapon. So napakalaki rin ng tubo nila. So malaking tulong din yun. Ako, kumikita ako noon ng nasa 5,000 pesos per day. Mas malaki talaga yung tinutubo ko noon kasi talagang puro sandwich yun. And alam nyo na, talagang pagkabiglaan talaga, tas pagmaramihan, mas malaki yung tubo. And then, nag-venture out ako sa mga iba pang negosyo. Nag-try akong magkaroon ng ice cream machine, yung soft serve. Yun, okay din yung kita noon. Napakalaki din ang tinubo ko noon. Tapos, nag-try ako mag-bakery sa ibang lugar. Yun, mga ganong mga ano ko. Kasi dati, wala kaming bahay, so nangungupahan lang kami. So, ang pinaka-target ko talaga nun is magkabahay. Kaya, yun, halos hindi na ako natutulog. Although, bata pa kasi ako nun, kaya kayang-kaya ng katawan ko. Talagang nagpursige talaga ako para magkaroon ng bahay. And then, once nung nagkabahay na kami, naisip ko, siguro, wala na naman ako, hindi ako masyadong, alam nyo na, yung gustong-gustong yumaman. Sabi ko talaga noon, once na magkabahay ako, yung talagang bahay na gusto ko ha, yun lang talaga yung pangarap ko. Tapos yun, tinigil ko yung aking pag-ice cream kasi nasunugan din yung palengke namin doon, so wala akong mapwestuhan na maganda-ganda, as in, yung talagang boom na boom na malakas. And then yung isa kong bakery, tapos hindi na rin ako nagpalako noon. Kasi parang ang gusto ko na lang i-maintain noon ay yung bakery namin sa loob ng ospital. Kaya mapapansin nyo din na hindi ako marami nagsasabi, bakit hindi ka maglagay ng brand siya ganito? Ba't hindi ka kumuha ng maraming tao para mapalaki mo yung production mo? Mas marami kang mabebenta. Syempre, mas lalaki yung kita. Pero, alam nyo, para sa akin talaga, parang sinaunang tao ko yun. Parang, okay na sa akin to eh. Hindi ko na kailangan ng maraming masyadong pera. Basta mapag-aral ko lang yung mga anak ko. Okay naman yung takbo ng buhay namin. May trabaho actually yung asawa ko sa mga nagtatanong bakit walang tumutulong sa akin. Tumutulong naman siya. And may trabaho din siya full time. Pero malay natin ano, baka minsan magbago yung isip ko, gusto ko yung palaguin tong negosyo na to, pero sa ngayon hindi ko pa naiisip yun. So dito sa bakery na to, kung itatanong nyo kung magkano kinikita ko per day, sa ngayon kasi alam nyo, masyadong mataas na yung presyo pagka ng raw materials, lahat nagtaas. Nagtaas ang mantika, nagtaas ang asukal, nagtaas ang harina. Unlike before na, siguro pati yung keso dati, 21 pesos, tas naging 27 pesos. Ngayon magkano na, 46, 48 pesos na. Asukal dati, nung nagtatry pa lang, nung nagsisimula pa lang ako mag-bake, 28 pesos ngayon. Magkano na, diba? So yun, tumataas yung overhead natin, lumiliit yung kita natin. Tapos meron akong mga tauhan, meron akong tindera, meron akong tagahatid sa tindahan, meron akong kasambahay na dalawa. So yun, siguro tanggalin mo na lahat yun, ang pinaka-neto ko per day, nasa 2,000 to 3,000 pesos. Itatanong nyo kung paano ko nakukwenta yun. Bali, itong lahat ng ginagawa kong tinapay per day, nakalista yan kung ilang piraso, kung anong klase, nakalista yan. Tapos kapag dinala na sa tindahan, kapag katapos na nung araw, nagbubukas kami between 7 a.m. to 5 p.m. lang. Yun, bibilangin ng tindera yung mga natira, ililista niya, kukwentahin niya, yun. Inventory every day, tapos sinecheck ko na lang, and then yun, nakikita ko na kung magkaning tinubo ko, kung magkaning nagastos ko. Yun, normal lang. Tatanong nyo kung medyo worth it ba yung tinutubo ko dito. Bali pala, iba-iba pala yun ano, kasi itong mga ginagawa kong mga tinapay dito, karamihan dito ay mga special. So, ang mga presyo nito nasa 30, 20, 10 pesos, wala ko yung mumurahin masyado. So, yun, sa iba ang kinikita ng mga bakery na pandesa lang yung tinitinda. Pero yun, mas malaki ang tinutubo nun kasi ang tinda lang nila, ang kailangan lang nilang mga ingredients ay yung basic lang. So wala silang masyadong binibili. Kung tas maramihan yung binatitinda nila, marami yung nabibenta nilang pandesal, mas malaki yung tinutubo nun actually kung kukwentahin nyo. Pero dun sa ibang bakery na gumagamit ng margarine, na gumagamit ng iba't ibang ingredients pa, mas malaki yung overhead nila tapos ang benta lang nila ay 5 to 10 pesos. Yun, medyo ngayon tagilid talaga ang mga bakery ngayon na ganun, kaya marami rin nagsasara. Unless talagang sobra-sobra talagang daming nabebenta nila. So, na sasapawan yung medyo maliit na tubo pero maraming nagagawa, maraming nabebenta. Yun, okay na sa kanila ang tumakbo ng ganun. So, importante talaga na aalamin mo yung market mo, kung ano yung gusto mong gawing tinapay bago ka magtayo. Kung talagang special yung gagawin mo, edi
pwede kang magbenta kung kakayanin ng market mo na medyo ganun yung price mo, pwede kang magbenta ng mga special. Pero kung alam mong hindi kakayanin ng market mo at yung mga tagpa 5 to 10 pesos lang, so mag-a-adjust ka talaga. Tapos mangungupahan ka pa, may mga tauhan ka pa. So magkukwenta at magkukwenta ka. Huwag kayong magtamad magkwenta, please, yung mga nagtatanong lagi kung magkano ko to pwedeng ibenta, kung magkano costing ito. Kailangan yung gawin niya ng kayo lang para talagang hindi mo pwedeng iasa yan sa iba. And hindi ako galit, nagpapaliwanag lang ako. So yun, sana ay nagustuhan nyo itong ating video na to. Sana ay natuto kayo kahit papano and na-inspired pa kayo para sa mga gustong gusto talagang gumawa ng bakery. Simulan mo na, huwag ka na maghintay ng kung ano-ano pa. Hindi mo kailangan ng bonggang-bongga kaagad. Kailangan mo lang kawali, mantika, o kaya mag-improvise oven ka. Walang problema, basta simulan mo na ngayon. Huwag ka na magpatumpik-tumpik. And wag din kayo mangamba na napakarami na nagbebenta, napakarami na nagbibake, napakalaki ng market. So magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang Lutong Tinapay. Bye-bye!